Inilabas ng US ang ilan sa pinakamabangis na fighter jet sa fighter jet tender para sa Pilipinas. Inilista ng Philippine Air Force ang Lockheed Martin F-16 at ang Sub-JAS 39 Gripen sa multi-role fighter jet tender nito. Ang dalawang huling contenders para sa PAFMRF project ay ang F-16V Block 50-52 variant at ang JAS 39 Gripen CD dagdag version. Ang tagapagsalita ng PAF, Col. Maynard Mariano, ay sinipi na sinabi ni ang Philippine News Agency sa isang press release na inilathala noong ika-anim ng Hulyo taong 2022. Nangangahulugan ito na ang ibang mga kandidato, kabilang ang HAL Tejas ng India, ay hindi nakasama sa tender. Gayunpaman, hindi tinukoy ng press release kung bakit napili ang dalawang kalahok o kung ang bansa ay nakatanggap ng iba pang mga alok maliban sa tatlo mula sa US, Sweden at India. Noong Mayo taong 2022, nilagdaan ang HAL ng India at Philippine Aerospace Development Corporation ang isang Memorandum of Understanding tungkol sa pagbili ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid na gawa ng India, kabilang ang mga fighter jets at helicopter. Gayunpaman, noong Hunyo sinabi ng PAF na nakatanggap lamang ito ng dalawang panukala mula sa US at Sweden ngunit binanggit na mayroong ibang mga bansa na interesadong sumali sa tender. Dapat tandaan na ang dalawang natitirang mga kalahok, ang F-16 Block 50-52 at ang Gripen CD, ay hindi napapanahon ng mga variant ng sasakyang panghimpapawid. Ang pinakabagong F-16 Block 70-72 na ipinakita noong 2012, ay nag-aalok ng na-upgrade na radar, avionics at airframe kumpara sa Block 50-52 na pumasok sa produksyon noong 1991. Ang Gripen EF, na nagsimulang maghatid noong 2021, ay ipinakita bilang isang all-round upgrade ng Gripen CD, na ginawa mula noong 2002. Ayon sa mga tagagawa, parehong ang F-16 Block 50-52 at ang Gripen CD ay maaaring i-upgrade sa kanilang pinakabagong configuration. Ang desisyon ng Pilipinas na pumili ng mas lumang variant ay maaaring magpakita ng mga issue sa loob ng budget ng bansa. Ang programa ng MRF ay nahaharap sa pagkaantala noong 2021 nang ang mga pondo na naglalayong gawing moderno ang militar ng Pilipinas ay inilihis upang mapahina ang epekto ng pandemya ng COVID-19. Direktang tinukoy ng gobyerno ng Pilipinas ang mataas na halaga ng pinakabagong variant ng F-16 bilang pangunahing problema nito, na nagsasabi na sa bagay na ito ang alok ng Swedish ay higit na kaakit-akit. Ang pagpili na bumili ng mas lumang mga variant ng mga jet ay malamang na nakita bilang isang katanggap-tanggap na kompromiso. Pinasimula ng Pilipinas ang MRF tender noong 2018 bilang bahagi ng Horizon 2 Nanograms programang modernisasyon ng Armed Forces. 12 fourth generation or higher, multi-role fighter jets ang bibilhin at magiging unang totoong fighter jet ng PAF simula noong 2005 nang iretiro ang Northrop F-5 Tigers nito. Ang PAF ay kasalukuyang nagpapatakbo ng isang fleet ng KF-A-50, isang combat version ng Korean-made T-50 Advanced Jet Trainer, pati na rin ang ilang mga modelo ng turboprop light attack aircraft.
We'll be right back.